Nasa covered court ako nun. Nakapila. Required kasi mag-flag ceremony sa amin pag pang-umaga ka. Hindi pa nag-i-start yung flag ceremony nun. Boring na ako nun. Wala kong kausap, be. Tapos sakto, nakita ko yung classmate ko dati sa ibang school. Amaze na amaze ako nun kasi very rare yun sa katulad kong alam niyo naman, palipat-lipat ng school. Uy! Uy, nag-transfer ka rin pala dito? Ang galing! Anong section ka? Faraday, ikaw? Newton, sayang hindi tayo magkaklase. Wala pa naman ako masyadong friends sa section namin ngayon. Oo nga, sayang. Lipat ka na lang sa section namin. Pwede ba yun? Third grading na. Siyempre, bawal. Ano ko, anak ng principal? Haha, loko ka. Sige, balik na ako sa pila ko, ha. Babalik na sana ako sa pila ko nun. Tapos, pagtalikod ko, nandun si Patrick, yung taong sumira sa most obedient record ko. Nakatayo siya sa likod ko, naka-cross arm at nakatitig sa akin. Napastop ako nun saglit. Problema nito. Kinuha niya yung ID ko nun tapos tinignan niya. Gia Mondragon? Ito pala pangalan mo, ha? Oops, hindi ko totoong last name yun, ha? Alam mo, Gia Mondragon? Oops, hindi ko talaga totoong last name yun. Huwag niyong isa-search. Mas bagay sa'yo nakangiti. At imbis na ngumiti, lalo kong sumimangot. Hindi ko alam yung irere ako ng mga panahon na yun, mga B! Hindi ko alam kung mababad trip ako kasi hindi niya pala alam yung pangalan ko samantalang siya alam ko pangalan niya. Well, bukod sa pinakilala siya sa amin ni Ma'am, you know, famous to eh. Nakalimutan ko sabihin, madalas siyang topic sa chikahan ng mga girls bukod kasi sa pogi daw, matangkad din. Tapos, ang balita, kamag-anak daw siya ng principal. So, you know, inira ko na lang yung ID ko nun tapos bumalik na lang ako sa pila namin. At hindi ko na siya pinansin kailan paman. Tapos isang araw, nasa corridor ako nun. Ang ingay sa loob ng classroom namin kaya lumabas ako. Nakalimutan ko na kung bakit basta bad trip ako nun. And out of nowhere, sumulpot ulit si Patrick. At nakangiti. Kala mo friends kami no? Tinignan ko siya habang nakasimangot ako. Ano na namang problema ng taong to? Bad trip na nga ako, dadagdagan pa. Kaya pinabayaan ko na lang, tapos sumuko na lang ako ulit. Hindi to si Patrick kung hindi to makulit, tapos kulang sa ruga, tapos di nagpapatalo. Hinawakan niya yung chin ko, kaya napatingala ulit ako. First time ko maka-experience ng may ka-face-to-face na lalaki ng malapitan ng mga panahon na yun. Kangiti naman dyan, oh. May gulay! At dahil ako si Gia, hindi ko alam irere ako nung mga panahon na yun. Sasapakin ko ba? Duduraan ko? Babatukan ko? Lalagay ko pangalan sa death note or something? At saktong-sakto, nakita ko sa peripheral vision ko yung isang babaeng gangster sa kabilang section. Nakatingin siya sa aming dalawa ni Patrick. Masama ang tingin. At naalala ko ang chika. Uy, kilala mo ba si Monica? Yung gangster sa kabilang section? Oo, bakit? Di ba may nakisit-in dito sa atin nakaraan? Yung matangkad na pogi. Si Patrick? Bakit? Bali-balita, crush daw ni Monica si Patrick. Ay, be! Crush ko pa naman yun si Patrick. Oo, B. Naku, i-uncrush mo na at baka bigla kang sabunutan ni Monica, tignan mo. Sige, di pa naman ganun kadip yung feelings ko eh. Siyempre, napa-atras ako noon. Nasira na nga yung most obedient record ko. Mukhang masasabunutan pa ako ng gangster dito sa school dahil sa mukhang na to. Public school kasi ako noong mga panahon na yun, kaya uso yung mga gangster-gangster era noon. Hindi lang lalaki yung gangster sa school namin, yung mga babae din. Tapos kadalasan nakikipag-sparring sila or sabunutan sa gitna ng court. Kabado 20 ako noong mga panahon na yun. Nataranta ako kaya tumakbo ko tapos pumasok ako sa classroom namin. Iniwan ko si Patrick sa labas nun. Bala kayong tulot yun, nananahimik yung buhay ko. Sasali niyo pa ako. At simula nun, tuwing nakikita ko si Patrick, nagtatago ako. Sa cafeteria man, sa hallway, sa classroom, o kung saan man. Di ko alam gagawin ko. Iniiwasan ko siya kasi mamaya baka sabihin ng iba, crush ko siya, diyarrhea ko, sabunutan ako ni Monica. Gusto ko lang naman ng low-key at simpleng pamumuhay. Pero teka, bakit ko kinikwento sa inyo yung buhay ko kung gusto ko pala nun no?
Okay lang, di niya man ako palala. You just know my story but not who I am, huh? Anyways, back to the story. Pumapasok ako sa school noon na kinakabahan araw-araw. Kasi baka mamaya biglang may humablot sa akin tapos pinagsasabunutan na ako tapos uuwi akong may black eye. Well, wala naman akong ginagawang masama. Oo nga, wala naman. Pero ewan ko, kinakabahan ako noon. Pero nawala rin naman yung kaba ko nung makita kong ang haba na pala ng bidyong ito. So, ikakat ko muna kaya abangan nyo na lang sa part 3 kung anong sunod na mangyayari. At dahil hindi umabot ng 8 minutes tong video na to at you know, medyo gipit ako guys. Hoy, gipit. Sakto, i-unbox natin tong, you know, our golden play button. Dati ko ba ito nakuha? Ayoko lang i-unbox dito sa YouTube kasi medyo nahiya ako guys. Kasi isipin nyo, i-upload ko to pero di man ako nag-up. I-upload ko to pero ano nga daw, ano daw? I mean, ipapakita ko to sa inyo pero hindi naman ako nag-upload consistent dito sa YouTube. So, what's the point, you know? Pero ayun na nga guys, i-unbox ko talaga tong golden play button. Eh, para kunin yung opportunity na habang ina-unbox ko to, eh, magte-thank you ako sa inyo. So, thank you sa lahat ng mga batang nauuto ko at nanonood sa akin. Sana hindi na kayo lumaki. Uy, bata? Anong bata? Ay, napil ko kasi, mostly nanonood sa akin bata talaga. Tapos, yung natirang nanonood, eh, nanay ko lang yun. Inuulit-ulit niya lang yung video. Tapos, minsan, pinapanood niya sa mga tropa niya, piniplex niya. Uy, anak ko to, si Yogiart. Joke lang, ma. Thank you rin sa mga team ko, sa mga naging team ko, na kung hindi dahil sa inyo, hindi rin ako magkaka 1 million kasi edi sana yung drawing ko ngayon, white tsaka green pa lang din, ba? Diba? Walang improvement. So, thank you everyone. Wala na akong masabi, B. Ito na yung nasa script ko, kulang pala. Ang haba pala ng time. At kung napapansin nyo dito sa unboxing na to, eh halata namang hindi lang yung golden play button yung pinapainggit ko. Pinapainggit ko rin sa left side yung dollhouse ko. Uy, joke lang. Hindi ko yung pinapainggit. Wala lang talaga akong choice kasi wala na akong mesa, guys. Todo na yan. Ayan lang, isa lang yung mesa ko. Pero kung hindi nyo alam, eh, meron akong TikTok account tapos nafe-feature yung dollhouse ko na yan. Tapos ayan, ba't may silver? Ba't dinala ko yung silver? Ah, pinag-compare ko pala na ang laki ng golden, guys. So, uy, ano yun? Pinakita ko pa yung dollhouse ko. Bida talaga. Ayan nga, hindi ko alam kung pang ilang thank you ko na to, pero... Thank you everyone. Kamsahamnida. So ayun. Antagal naman. Mapuno yung 8 minutes na to. Nabaliw na. So ayun na nga, mag-outro na nga ako. Thank you kung umabot kayo dito. Ang lakas nyo talaga kung umabot kayo dito kahit wala nang kwenta yung pinagsasabi ko. And see you sa next kwento ko. Bye-bye. Uy, ba't pa-thumbs? Dapat bye-bye.